Hello, may klase pa pala kami. Late na pala, kailangan ko na magbadali. Niyanig ng magnitude 4.3 na lindol ang Camarines Sur kagabi na itapot ng mga pangitang sa pader ng isang bahay sa barangay Binaga ang lindol kagabi. Ayon sa kumuha ng video, wala namang nasaktan sa kanilang pamilya. Sa barangay San Agustin naman, sa bayan ng Pili, na antala ang pag-iensayo ng isang estudyante na si Sheila. Halos. Good morning, class. Today, you are going to watch a video about disaster preparedness. It is an extended lesson about earthquake on the subject science. I prepared a few questions and I will select students to answer it randomly. So listen, for you to be able to answer it. Are you ready, class? Yes, sir. Good. By the way, do you have any background knowledge about it? Anyone? None? So okay, let's start. Sa panahon ngayon, di natin masasabi kung kailan darating ang mga sakuna. Di natin ito mapipigilan. Di natin ito maiiwasan. Ngunit, maaari natin itong paghandaan. Isa lamang ito sa mga pagsubok. Maging handa tayo palagi. Dahil di natin alam kung kailan ito darating. Lagi nating tatandaan na ligtas ang may alam. Mr. Hermosa, are you still with us? Sorry po, sir. Okay, let's go back to the discussion. What did you realize after watching that video? From what I have learned, we need to prepare an emergency bag filled with essential things and create an emergency plan with our family to minimize damage and loss for yourself and your family. Okay, good. Okay, class, that's all. You may leave on the call now. And, oh, by the way, for your project,
do a video about disaster preparedness and its importance to people. Okay? Goodbye. Tol, kumusta? Gawin na natin yung project. Video na lang gawin natin. Paano natin gagawin? Pakita na lahat sa video yung mga dapat gawin bago, habang, at pagkatapos ng disaster. Ah, sige, ako na bahala sa edit. Sige, kami na bahala dun sa voiceover para this explanation. The Philippines suffered from an inexhaustible number of deadly typhoons, earthquakes, volcanic eruptions, and other natural disasters. This is due to its location along the Ring of Fire or Typhoon Belt. It is a large Pacific Ocean region where many arts volcanic eruptions and earthquakes occurs. Magandang umaga, Jeff, Ami, and Johnson. We must have an emergency bag and full of equipment that can be used if the earthquake strikes us. This is what we need. First, hygiene kit. Second, extra clothes. Third, extra money. Fourth, the important documents. Yung intensity usage medyo matindi yung nararamdaman dito sa Metro Manila. Fifth, the first aid kit. Ang naiulat sa amin batay sa mga reports ng mga tao ay intensity 4 ito yung malakas na pagyaling pero hindi naman ito magiging damage. 6. Mobile phone Metro Manila may intensity 3 radio. Pero kung ikaw ay nakalika talagang mararamdaman mo ito lang talagang and flashlight talagang uuga yung bahay mo at lalo lalo na sa mga matataas na kusali talagang iduduyan ito. And last, the most important, foods and water. At kung ganyan po ang mangyayari, meron din naman mga iba pang earthquake generators dito sa